Welcome to our social media marketing training. Just say hi to us in the chat box, or you can tell us where you are from. Alright, so hello everyone. So my name is Herbert Flores. I already help you entrepreneurs to get started online, and I love teaching average people to have a profitable online business. Kung makita mo dito sa inyong screen, so ito yung mga nangyari sa aking buhay, okay? So nag-start ako dito sa ganitong business nung ako'y nag-work pa as an employee. So pumasok ako sa mga network marketing companies. Then after that, nag-work din ako as an employee. Then dinevelop ko yung skills ko sa pag-attend ng mga workshop, ng mga trainings. Then to keep the long story short, so nagkaroon ako ng konting resulta. Then na-invite ako sa mga event ng mga companies na pinasukan ko para ma-share ko yung nangyari sa business ko, kung paano ako nakakabenta online using social media. And also, na-invitan din ako na maging speaker, okay, sa isang networking event ng mga top earners para i-share ko naman yung skills ko about YouTube marketing. And umaten din ang mga trainings tulad na itong si Mr. Chinkitan at mga international speaker na pumunta dito sa Philippines. Then naging isa rin ako na franchise manager or affiliate manager ng isang e-commerce company dito sa Philippines. Okay, so right now is nag-focus na lang ako sa pagiging affiliate marketer, digital marketer, okay, and consultant, and also dito nga sa aking digital marketing agency. So ito rin yung mga ilan sa mga brand or sa mga business ko or sa mga website. Okay, nakita nyo dito yung mga logo nila. This training is brought to you by Enhance My Ads. Okay, we bring you nothing but result. So Enhance My Ads, a digital marketing agency, we strive to offer an effective digital marketing services for business and create online marketing campaign with a clear goal in mind. So we will help you to increase your visibility and promote your unique content in all major digital websites. We satisfy various clients across the globe, and we have been appreciated by utilizing our prompt website rankings strategies, instant yet successful result, and unmatched determination to go beyond the client's expectation. If you have any question, okay, just let us know. Since our mission is to aspire to deliver an effective and profitable social media marketing campaign to your brand, to grow your brand awareness, and to increase your ROI on your marketing budget. So what we do, so we have different kinds of services like content creation, social media setup, optimization, engagement, pattern analysis, social media optimization, Facebook advertising, creative design, targeting and segmentation, competitive intelligence, video creation, SEO services, targeting and segmentation. So yung kanina nasabi ko na. Okay. So that's also our objective for this training, is to give you information to understand online marketing. So you can learn also about social media marketing life cycle, the best social media platform to use, budgeting for social media, and the secret recipe on social media, and yung mga recommended tools na pwede mo magamit sa iyong business. Alright, so let's get started our training. So disclaimer lang po, no? So what I teach will not work unless you do. So kailangan natin dito ng hard work, ng patience, and consistency. So napaka-importante nun sa pag-business. Okay, so may question lang po ako. So how often you should post on social media? So gaano ba kayo kadalas mag-post sa mga social media? So pwede po kayong mag-chat or pwede kayong mag-unmute. Ilang beses na kayo mag-post sa isang araw? baka may sumagot. Sige po, so pwede po kayong sumagot. Coach, baka may sumagot na
Depende pag sinisipag. Ah, opo, yun. So, syempre, yun nga. So, actually, lahat naman tayo, di ba? So, minsan, masipag, merong araw na masipag tayo mag-post. May araw na sobrang busy tayo, hindi tayo nakakapag-post. Tama ko ba? So, yun po yung nangyayari. That's right. So, ngayon, titingnan natin ano ba yung mga sinasabi ng mga expert. Okay? Pagdating sa social media, kung gusto mo itong seryosohin, lalo na kung meron tayong business. So, ito po yung ano, ito po yung mga sinasabi ng mga expert. Kung gumagamit tayo ng Twitter, so dapat at least mga 4 times daw tayo nagpo-post, okay? Kung Facebook naman, at least mga 2 times per day tayo nagpo-post. Kung LinkedIn, so at least dapat mga once a day lang tayo, at least once a day. Or kung gumagamit tayo ng Instagram, dapat Yan yun. at least mga 3 times a day tayong nagpo-post, okay? So, yun po yung ating kailangan gawin. Bakit? Kasi right now, yung mga ano, social media platforms, nagbabago yung algorithm nila. Okay, so nakadesign siya doon sa mga active user. So, kung meron kang mga friends, sabihin natin 100, so mga 12 lang yung pwede makakita ng post mo. So, mga 12% of followers see your post. Okay? Then, reason number 2, e-social networks promote consistency. Kung hindi ka lagi nagpo-post, okay, so sabi natin meron kang 5,000 friends, hindi makikita ng lahat ng friends mo yung pinopost mo. Okay, so kailangan nag-i-interact ka, nag-i-engage ka, nagle-like, nagko-comment, nagme-message ka at least mga once a month kung meron kang 5,000 friends. Diba, kailangan kinukumusta natin sila. So yung kailangan natin gawin para maging active ka at yung post mo nakikita ng ibang tao. Now, later, i-reveal ko sa inyo ano ba yung secret recipe na ginagamit sa social media. So, meron lang tayong fun fact. So, according to, ano, to MRC, ito isang digital marketing website, sabi niya, 3.5 billion of social media users which equates to about 45% of the population, yung mga active sa social media. Okay? So, statistics naman, according to FAO Internet noong 2018, sabi dito, Facebook remains the most widely used social media platform, lalo na sa US, okay, noong 2020 yan. At nitong, ano lang, nitong mga last quarter of 2020, ito yung bagong updates, nasabi dito, 2.9 billion people use at least one of the Facebook services, like yung Facebook, Instagram, or WhatsApp, okay? Then 2.3 billion people use at least one of these services every day. And there are 129 million active Facebook users sa Africa. Okay? And 140 million sa active companies. So, biro yun, ang daming companies yung gumagamit ng Facebook. So, 4 million companies advertise with Instagram story ads and 21.1 billion sales in the last quarter. So 25% plus from the previous year. So lalo na ngayon 2021, lalo nag-boom kay itong social media marketing. Now, iba-iba kasi yung mga users sa social media. Ito yung mga tinatawag na generations of social media. So meron dyan tinatawag na baby boomers. Okay? So yung mga baby boomers, ito yung mga edad na 54 to 74, 72 years old. Okay? So, meron naman dyan tinatawag na Generation X. Meron dyan 38 to 53 years old. At mga millennials, ito yung mga edad na 22 to 37 years old. At meron din dyan mga Generation Z. Ito yung mga 0 to 21 years old. So, napaka-importante nito na malaman mo kung sino yung target market mo. Kaya hindi kasi lahat ng product is market mo sa mga ganitong generation. Okay? So, napaka-importante na malaman mo yung audience para dun sa pinopromote mo. So right now, ang pinakamarami na user sa social media ay yung mga millennials. Okay? Okay, so yun, at least i-take note nyo yun. Kung nagmamarket kayo ng isang product na medyo may kamahalan, so dapat yung audience nyo, yung may trabaho, okay, yung kayang bumili ng product mo. So yung mga edad na nasa tingin natin mga 25 to 54, okay? So, yun yung may mga stable job o may mga
may mga business, di ba? Kasi kapag kayong tao na sa edad 55 to 60, mga retired na yan, so umaasa na lang yan sa kanilang mga pension o sa mga anak nila. Yung po, so napaka-importante nitong generation sa social media. So dito naman sa Pilipinas, gaano ba karami yung gumagamit ng Facebook? Okay, so ito yung statistics nitong last 2020, nasa 77.85 million of Filipinos ang gumagamit ng Facebook. So now, bibigyan ko lang kayo ng idea kung bago ka sa pagmamarket, okay, meron ditong empleyado or walang alam sa pagmamarket. So identify lang natin ano ba yung tinatawag na marketing. So marketing is the process of promoting product or service in order to sell. Okay, ito yung pagpo-promote natin ng produkto, okay, para makapagbenta. Now, what is marketing strategy? Ito yung plan of action designed to promote and sell your product or service. Okay, so may mga elements tayo na kailangan malaman sa mga marketing strategy natin. So dapat aalamin mo sino yung target audience mo doon sa isang sa product mo. Okay, ano yung business goal mo? Then lastly, ano ba yung marketing tactics or yung mga yung strategy na gagawin natin, okay? So pwede kayong mag-take note. So kailangan alamin mo yung audience mo. Ano ba yung business goal mo? Ang goal mo ba is makapagbenta ng magkano? Makarecruit ng gaano karaming reseller or distributor, di ba? Or ano ba yung mga marketing tactics na kailangan natin gawin sa business? So traditional marketing versus digital marketing. So alam naman natin yung traditional marketing, oh, hindi po masama yan. Okay yan. Kaso sa ngayon, nasa pandemic tayo, so limited yung galawan natin, di ba? Dahil yung traditional marketing is specific location lang yung pwede mong matarget. So example, ako taga Quezon City ako. Diba, paano yan? Nag-ECQ. So bawal lumabas. Di ba? So hindi ako makapag-market ng aking business. So napakalaki din ng gastos kapag nasa traditional marketing tayo. Okay? At ang pangit pa dyan is yung communications, it's a one-way strategy. So hindi mo malalaman kung nagustuhan ba ng prospect mo yung pinopromote mo. Diba, example, namimigay ka ng mga flyers, ba nagpalagay ka ng tarpaulin, ng billboard sa EDSA, diba? Hindi mo masusukat kung ilan na yung nakakita nung ads mo. Okay? Then minimal lang yung makita, konti nga lang. Then unmeasurable nga yun. So hindi mo malalaman kung gaano ba yung conversion nung ginagawang pumamarket. Diba? So walang masama doon, pwede natin isabay doon sa tinatawag na digital marketing. Wherein dito sa digital marketing, ito na nga yung ginagamitan natin ng internet. Dahil kapag ka ikaw gumagamit ka ng internet, hindi ka lang limited doon sa location mo. So pwede itong global, pwede ka makapagbenta kahit saan lugar. Okay? Basta merong internet connection yung audience mo. Then the cost na maganda rito, mababa lang yung magagastos mo. Okay, hindi tulad sa traditional ang ginagawa natin. Kapag kami prospect tayo, pinapakain pa natin sa mga restaurant, and then hindi naman pala siya bibili. So, ano yan, 50-50, sabi nga nila, di ba? So at least dito, mababa lang yung cost nung advertisement mo. Yung magagastos mo. Then two-way, agad-agad malalaman mo kung interested o hindi yung audience mo, okay? So flexibility, so napakalaki nung flexibility kasi ito nga marami kang magagawa kapag ka nag Facebook ads ka, okay, pwede kang nakahiga ka na lang o kaya pwede ka pang gumawa ng iba pang trabaho sa bahay, di ba? Or pwedeng meron kang ka-meeting offline. So makagawa ka ng iba pang bagay kapag ka nagpo-promote ka through online. At ang maganda rito, mame-measure mo kung magkano yung nagagastos mo, ilan na ba yung nakakakita nung ads mo. Okay? So matatrack mo ilan na yung na-reach nung advertisement mo. So ganun po siya. Now, online marketing strategy. So yun, so kanina, yeah, pinakita ko na yung target audience. Meron tayong tatlong generation. Then ano pa ba yung elements? Diba yung business goal? Ano ba yung goal mo? Makapagbenta ng marami? Makapag-recruit ng marami? Diba? Now, yung marketing strategy. Ano ba yung mga marketing strategy na gagawin natin? So, meron dito ang tinatawag na organic marketing. Ito yung mga
marketing efforts na hindi binabayaran. Ito yung mga libre. Ito yung kapag ka nag-search sila sa Facebook, nag-search sila sa Google, okay, makikita nila yung binibenta mo. Okay? Then meron din tinatawag na paid marketing. Ito yung any marketing effort that is paid for such display advertising, mga programs, through social digital marketing media types. So yung Facebook ads, yung pwedeng mga banner ads, okay, sa mga website, or yun nga, yung own media. Pwede kang magkaroon ng sarili mong website, then doon mo ipopromote yung product or yung business mo. Meron ka sariling mobile app, okay, mga social media channels like YouTube channel, Facebook page, okay, or, so yun po yung mga tinatawag na own media. Okay po, so meron tayong tatlong klase na marketing strategy. So, nasa inyo yan, pwede kayong pumili or pwede nyong gawin itong tatlong marketing strategy na to sa ating business. Okay, so, tuloy po tayo. So, ngayon naman, naalamin naman natin, ano ba yung tinatawag na social media marketing? So, social media marketing, it is the use of various techniques on social media platforms to spread awareness and to promote a product or service to convert a target audience into customer. So, yun nga. So, through social media marketing, gagamit tayo ng mga social media platform. So, mamaya makikita nyo ano ba yung mga social media platform na kailangan natin gamitin sa ating business. So, meron yung cycle. Hindi naman, kumari, nag-post ka, okay, and then tapos na. Hindi. So, kailangan, meron tayong tinatawag itong cycle. Ito yung plano na kailangan natin gawin. So, ano yung kailangan natin unang malaman? Dapat alamin mo yung target audience mo. Okay? Pagka nalaman mo yung target audience mo, gagawa ka ng content. So, ngayon, sa paggawa ng content, kailangan mo ng mga tools, ng mga software. Okay? So, meron ka ng idea, meron ka ng software, i-implement mo na ngayon yung mga naisip mong content. Okay? So, i-implement mo na siya, ipopost mo, then itatrack mo and susukatin mo ngayon kung ilan yung nakakita doon sa post mo, okay? Or pwede kang gumawa ng campaign ng Facebook ads. And then kapag ka nakita mo, after 1 day, 3 days, 7 days, walang masyadong nakakita ng ads mo or konti lang yung nag-inquire, so gagawin mo is magkakaroon ka ng adjustment. Okay, so pwede mong i-edit, or pwede mong tanungin yung audience mo, okay? Kung ano ba yung gusto nilang content, ano ba yung gusto nilang information na kailangan mo. So, then gagawa ka uli ng marketing strategies. Okay, so pwede kang gumawa ng videos, pwede kang gumawa ng article, okay, pwede kang gumawa ng isang PDF file. So, nandun yung step-by-step procedure. Okay, kung meron kang business or meron kang product, okay, pwede kang gumawa ng FAQ. So, lahat ng mga question nila nandun sa isang PDF file. Diba? So, at least kapag ka nagtanong sila, ibibigay mo na lang yung PDF file sa kanila. So, yun po yung mga strategy para mapadali natin yung pagtatrabaho dito sa social media. So, why use social media marketing? So, parehas lang din kanina nung traditional versus digital. This is cost-effective by using paid ads unless your content goes viral. So yun nga, sa organic, ang ano mo doon is kung maganda yung content mo, then magbabiral siya, okay? Or marami kayo nagpo-promote ng product, so magbabiral yung product nyo. So tulad niyan itong Tio Broma Gold, diba? Dahil na marami ng Facebook ads, mabilis magbiral yung product nyo. Diba? So ngayon, marami ng audience na nakakaalam. So dahil nga na-educate na yung mga audience about sa product mo ngayon, naghahanap na lang sila ng mabibilhan nila ng product. So kailangan sabayan mo yung pagiging viral ng product mo. So gagamit tayo ng paid ads para marami tayong ma-reach na audience. So target audience, it's a global, international, yung pwede mong makuha ang audience or pwede kang pumili lang kung anong gusto mong area na tatargetin. So halimbawa, buong Pilipinas, okay, so you can target yung buong Pilipinas. So, kung wari, taga Metro Manila ka, gusto mo lang targetin itong buong Metro Manila. Okay? So, you can access yung audience insight para makita mo kung ilan yung nakakita dun sa ads mo. Okay? Kagandaan dito,
You have a new market. So using your audience data, so you can identify your potential market. Kasi makukolekta mo yung kanilang mga Facebook profile or mga information nila like email address or yung contact number. Okay, pwede mong tawagan or pwede mong i-text, di ba? So ang ano dito kasi is, nagkukolek ka ng mga contacts nila, mga database, okay? So through audience engagement, so you can ask question, interaction with customer. Then through business or industry, intelligence, gold mine. So you can monitor ano ba yung mga trending ngayon, di ba? So hindi naman kasi pala, so kailangan, patingnan mo rin ano ba yung mga trending na pinag-uusapan ngayon sa social media. Then pwede kang gumawa ng content about dun sa trend na yon, okay? Then through comprehensive competitive analysis, so you can able to see what your competitors are doing. So pwede mong ma-spy yung mga competitor mo pagdating sa social media. Then social shopping is on the rise. So yung nga, ang maganda kasi dito, using a social media, so pwede kang mag-collect din ng payments, di ba? So ngayon meron ng sa Messenger, pwede na tayong magbayad, di ba? Using PayMaya or GCash. So what are the best social media platforms na pwede natin gamitin? So merong evolution yung social media. So noong 2006, nag-start si Twitter, so doon siya nag-boom sa Twitter, okay? So siya yung unang social media platform na sumikat. Okay, so but before that, meron pa mga ibang social media like yung Friendster. Okay, kaso nga nawala yun. But etong na, eto yung mga social media platform na nabubuhay pa until now. So yung nga sa Twitter. Okay, si Twitter is more on sa mga news and politics. Then Facebook, so nag-start siya noong 2007. Then si Pinterest, okay? Noong 2010, siya yung namayagpag at saka nag-start siya noong 2010. Then 2011, ayun, nag-trending nga si Instagram. 2012, so ipinangalak si YouTube. Okay, so doon din siya una sumikat noong 2012. Then, ngayong pandemic, si TikTok 2020. But ngayon, ito yung, ano, ito yung tumatalo na kay TikTok, itong YouTube shorts, okay? So right now, nasa 6.1 billion every day yung nanonood na or yung nanonood ng YouTube shorts. So para din itong mga TikTok videos, okay, sa YouTube. So yun po yung evolution ng social media. So you can choose kung ano yung gusto mong social media platform na gamitin. Pero kung nasa e-commerce tayo, mostly is Facebook, YouTube, TikTok, okay, Instagram yung ginagamit nila, okay? So right now, ito yung YouTube Shorts. So malaki yung potential nito, lalo na even sa e-commerce or sa mga online selling, okay? So now, dito naman tayo sa budgeting. So kailangan natin ng pondo. So dahil nga gagamit tayo ng paid advertising. Sa social media, yung mga companies, nagbabudget sila dyan, naglalaan sila ng 5 to 15% of annual revenue on marketing. Okay? So yun yung pondo nila. So limbawa, ikaw, ano ka lang, mga inga, small business ka lang, diba? Kung meron kang puhunan na 100,000, so magkano yung kailangan mo, diba? So at least meron kang mga 5,000 to 15,000 para makapag-start doon sa marketing mo. So paikutin mo lang yung budget mo yon. Okay, then the total marketing budget approximately 35 to 45% should be spent on digital marketing activities or mga 15 to 25% yung kailangan mong gamitin para sa social media. So ganun po yung pagbabudget. So dapat talaga meron kang nakalaang budget para dito sa social media marketing. Okay, kasama na siya dun sa expenses mo. Sa operational cost mo sa business. So ngayon, ito na yung ating i-reveal. Ano ba yung mga content na kailangan nating i-post sa social media? So ito yung tinatawag na recipe. So merong yung definition, okay? So lipat natin itong ano. So dito sa recipe, so yung R, ito yung tinatawag na recreational. So kailangan yung mga content mo sa yung mga social media platform is meron kang mga funny jokes, okay, mga throwback, mga holidays. So pwede mong alamin sa Google ano ba yung social media calendar.
Okay, para makita mo ano ba yung mga sineselebrate for this month. So, pwede kang gumawa ng mga content about sa mga holidays. Then, secondly, yung E, ito yung educational. Ito yung mga packs, mga trivia about your product, yung ingredients, okay? Then, mga tips, mga tricks, at saka yung mga tinatawag na case studies about your business. Then, yung C, ito yung mga conversational. So, pwede kang mag-survey, gumawa ng mga polls, okay, mga fill-in-the-blank content, or mga this versus that. Okay, or pwede kang mag-ask ng advice or question para magkaroon ng interaction or engagement doon sa social media platform. Then, dapat kailangan mag-post ka rin mga quotes. So, pwede merong mga Monday quotes, di ba? Then, pwede rin mga pang Sunday quotes. So, it's up to you. Or mga motivational quotes. Ayan. Then, pwede mo rin i-post yung mga client success, mga testimonial ng mga client mo. Diba, mga inspiring images ng business mo, yung ginagawa mo sa business or yung resulta sa paggamit mo ng product, yung before and after. Okay? Then, pwede rin tayo mag-offer ito ngayon, yung mga promotional offer. So, pwede kang mag-offer ng mga discount, mga offers, mga live events and demos. Pwede kang mag-live selling, di ba? Pwede kang magpagawa ng mga customer reviews. Di ba? Pwede kang mag-conduct na itong mga trainings, mga webinars. Okay? So, yun yung mga promotional. Then, letter E, ito yung behind the scene nung ginagawa mong pagbibusiness. Okay? Mga personal life, pwede mo rin i-share. At least dapat mga positive, hindi yung mga madrama, okay? So, pwede mong i-picture yung one of the best team member mo, okay? Mga partner mo. Ano ba yung mission? Ano ba yung vision? Ano ba yung mga values na pwede nilang matutunan sa'yo? Kasi ang ginagawa natin sa social media is kailangan makuha natin yung like factor, yung trust factor ng mga audience natin para anong purpose natin? Para makuha natin yung trust, di ba? Kailangan ma-convert natin sila. Ma-convert natin into sales. So, ito yan. Tulad nito, isa sa mga, mga content na ginawa ko sa video, yung mga viral video. So, nag-viral siya. Ayan, so, hindi ako gumamit dito ng paid advertising. So, gumawa lang ako ng isang animated video. So, yung isang video ko is meron siyang 10,200 views. Okay? Ayan, so sa video na to, then hindi ako gumas ng paid ads dito. Ito yung isa sa mga account ko na doon sa e-commerce. So kumita ako dito ng yung retail profit ko nasa 600,000. Okay? Through ano lang to, social media. Hindi ako gumamit nung so combination to nung YouTube videos and yung Facebook. Okay? Paggawa lang ng content. Consistent na paggawa ng mga content. Okay? So, yun lang and then so meron tayong libreng ano dito tools, pwede niyo ma-download yung toolkit. So ilagay ko na lang pala siya dito yung link. So pwede kayo magpunta sa ayan, pre-online toolkit. So bit.ly/pre-online-toolkit. So it's a PDF file. So nandoon yung mga software na pwede mong magamit sa social media. Okay po? So sa ating workshop, kung a-attend kayo ng workshop natin, okay, so i-prepare nyo lang, dapat at least meron na kayong Facebook account or mas maganda, nakagawa na kayo ng Facebook page nyo. Then mag-download na rin kayo ng apps, yung Business Suite. Okay? Then gawa na rin kayo ng YouTube channel nyo or YouTube account. Or mas maganda, meron na rin kayong Instagram account or TikTok. Okay, TikTok account. Then at least you can post twice a day within 7 days dito sa mga social media platform na to. Okay? Now, dun sa ating workshop, ituturo ko na sa inyo yung Facebook ads. So kasama dun sa training natin yan. So dapat mag-prepare na rin kayo ng gagamitin natin pambayad sa paid ads. So halimbawa sa Facebook, okay, or sa YouTube. So at least dapat meron kang pondo na 1,200 pesos. Okay? Ayan. Then meron din naman mga libreng pang editing software na pwede kong i-share sa inyo sa training para makagawa kayo ng mga content. Okay? Or mga automation tools
na pwede nyo magamit sa inyong business. So ano ba yung mga topic or pag-aaralan natin sa ating workshop? Okay? So yung SWOT analysis tsaka yung pagsiset ng goal natin. So ito yung first step. Diba, kailangan meron tayong goal kasi marami din akong mga tinuruan online dahil wala silang goal. In just 1 month, 2 months, nag-quit sila. So, kailangan consistent. Kailangan i-commit mo yung sarili mo 6 months to 1 year mo itong ginagawa. Okay, kasi itong online marketing is napaiba-iba yung policy, okay, ng mga social media platform. Then yun, social media optimization. So, yung ngayong assignment nyo is gumawa na kayo ng account. Then, i-optimize natin yung mga social media account nyo. Then, overview sa Facebook Ads Manager. Paano pa gamitin yung Facebook Ads Manager? Okay? So, malalaman nyo rin doon sa actual training yung apat na pillars ng paggawa ng paid ng mga Facebook campaign, mga paid ads. Paano yung mga shortcut or paggawa ng magagandang creatives, mga banners. So, ituturo natin yan. So, yung pagsisetup ng Facebook Ads campaign at saka yung mga tricks at saka yung mga hacks na pwede nyong magamit sa online. Okay, so right now, so actually, tapos na tayo. So may mga question na ba kayo? So pwede po kayong mag-unmute. Okay, so thank you so much, Coach Herbert. Yes, actually, okay. Overview lang yan, ano, Coach? Yes, opo. Ale, pinakita mo lang lahat ng mga pwede nilang matutunan sa workshop and kung ano yung mga magandang pwedeng mangyari once na nagkaroon na tayo ng hands-on training or actual page creation or page setup. So, yes, dyan mag-start yung making use of the social media para kumita. Yes, kasi ang dami-dami nating ginagawa sa social media, gumagastos tayo ng load, ang gaganda ng cellphone natin, pero yung posting natin, wala namang return, walang pinagkakakitaan. So this time that we are in TGP, and nandyan si Coach Herbert, nandyan yung suporta ng coaches natin, we will monetize our passion in posting. So that is through page creation. Diyan tayo tutulungan ni Coach Herbert. Bale, ito pong overview na to, ito yung idea na binigay sa atin para malaman lang natin kung ano yung importance ng social media. And then, mag-move on tayo to the next ang tawag nito program, kumbaga. Yes. Oo. So, that is already yung page creation or yung pag-setup ng page. Maraming pwedeng maging tools, mostly actually, kung sa labas yan, magkano yung gagastosin nila, Coach, yung sa pagsiset-up pa lang ng page. Halimbawa, sa'yo, pero regular rate, kung hindi sa Team Theo Wellness, kung hindi ka kasama sa Team Theo Wellness, hindi Team Theo Wellness yung susuportahan natin sa pag-setup ng page, kung mga regular client, bigyan mo sila ng idea kung magkano yung rate. Pero actually, dahil Team Theo Wellness ito, per individual na pag-setup ng page, magre-require ka lang ng 1,000 pesos, right? Yes, opo. Okay, so ayan po yan. Opo. Okay, ako muna, Coach. Ha? Bali dito sa 1,000 na to, this is already your special offer. Exclusive yan sa Team Theo Wellness. Pero eto naman yung scope na pwede nilang mapag-aralan. Like yung sinabi mong SWOT analysis, social media optimization. If I'm not mistaken, eto yung magiging automated yung page nila. Yung merong chatbot ba yan? And then, ano pa bang mga tawag dyan? And then, overview of FB Ads Manager.
and so on and so forth. So, yes, opo. Pwedeng paki in-depth explanation mo pa sa kanila kung ano yung pwede nilang makuha sa 1,000 na actual tutorial ng pag-setup ng page, coach. Ayun po. Doon sa SWOT analysis, so dito natin naalamin yung mga strength, yung mga weakness, yung product mo, yung company mo na ino-offer mo versus doon sa mga competitor mo. Kailangan kasi madepensahan mo yun, lalo na ngayon, di ba? So may mga competitor tayo, hindi natin maiwasan yan. So kailangan maging, ano ba yung edge ng product or yung ino-offer mo? Paano pag-create ng offer? Hindi lang kasi basta-basta yung pagbebenta ng product. So kailangan meron tinatawag na offer. Okay? Then yung goal setting, ano ba yung goal mo? But yun nga, sa mga beginners, so at least kung mag-set up pa ng Facebook page, so dapat i-goal mo, magkaroon ka ng 2,000 followers sa Facebook page mo. That's right. Oo, yeah. Hindi yung pag nag-post tayo, ang likers natin, 6 lang, 7 lang, di ba? So, eto yung gagawin, i-optimize natin yung page na hindi manual yung pagla-like, tama coach? Yes, opo. So kailangan, yun nga, so may budget. So we need ano, yung Facebook ads para ma-target talaga natin yung right audience. Kasi minsan pagka pinapalike natin sa mga kaibigan natin, family natin, napipilitan lang sila, di ba? Pero hindi sila yung right customer. So kailangan ma-identify natin yung right audience na pwedeng maging customer natin. So yun po yung goal natin. So yun, so mag-set tayo ng goal, at least dapat meron minimum na 2,000 followers yung inyong mga Facebook page, kung YouTube channel naman, at least ang goal mo on your first month, magkaroon ka ng 100 subscriber. Okay? Then ma-hit mo yung 1,000 na subscriber at least mga 3 months or 6 months. Okay po. So pakita ko lang actually, eto meron akong client ngayon. So nag-set up ako ng ads. So habang nasa training tayo, okay, gumagana yung ads. So ayan. So nakita niyo ba? Okay, so, very good. So kumbaga niyo, coach, ano? Kumbaga busy ka sa ibang bagay, pero yung na-set up mo na page, nag-o-optimize, gumagana siya. Yes, so po, parang meron kang automated na secretary or meron kang parang ano, tagabigay ng flyers online. Okay, so siya na yung ang maganda doon, kapag kasi nag-buy ka ay Facebook, hanap ang kanya ng mga right audience. So depende doon nga sa pagsasort mo. So doon nga, yung kanina, yung generation, kung in-screenshot nyo yun, okay, so yung mga millennials, ages, okay? So yun yung tatargetin mo, yung may mga pera. Kasi kapag ka kasi nag-set up tayo ng ads, yung default na target mo doon is nasa 18 to 65. Kapag ka tinarget mo yung default age na yun, yung mga 18, yun yung mga active talaga sa social media. Okay, marami talaga mag-inquire sa'yo, kaso ang problema, wala silang pambili. Okay, kailangan right audience yung may pambili. Okay? So ituturo natin yan doon sa pag-create nga nung pag-setup ng Facebook ads campaign natin. Ayan, yung tinatawag na ad set, then yung mga creatives, yung mga nakikita mong mga banners, so paano pag-setup ng mga banners na yan. So dapat din unique yung picture ng ads mo. Kapag kinopya mo yan, ang mangyayari, sisingiling ka na mas mataas ni Facebook kasi nadedetect ni Facebook kapag kinopya mo yung image ng ibang mga naga-ads. The more na unique yung content mo, the more na mababa yung cost ng ads mo. Ipo? Okay, so like sa na set up ni Coach Herbert na page ng Team Teo Wellness, yung Caloocan Depot, and also yung YouTube, siguro nakita nyo doon, team, na ang gaganda na ng post natin sa page. Kasi alam ko, nandun kayo, nakalike kayo doon. So napapansin nyo, ang gaganda ng banner, ng posters, also yung mga videos. Hindi po ako ang gumawa noon. Ang gumawa po noon lahat si Coach Herbert. So yan po yung forte niya, yan po yung doon sa rate na promotional offer niya sa team. So diyan sa amount na yan, kung babayaran natin yan sa labas at talagang magiging
career natin, yung gagawa ng business sa social media, yung 1,000 po na yan, barya lang yan. Wala yan sa talagang budget kung sa labas nyo yan kukunin. Pakibanggit mo po sa kanila kung ano yung sinasabi mong content, yung mga free tools na hindi na nila babayaran, na pwede mong ibigay sa kanila para maging attractive yung mga pages nila. Ayan, so actually pwede nyo pong ma-download kanina kung inano nyo po yung doon sa website na to, madadownload nyo po yung ano nga po, yung mga software, okay? Anong website yan, coach? Anong website? Online toolkit po. Ayan, bit.ly? Apo, bit.ly. Online. Yes. Okay, paki-take note nyo po yan, team, and then i-download nyo na yan, free na yan. Ano ang mga makikita nila dyan, coach? Ayan, so makikita po nila yung ating yung po mga software na pwedeng magamit natin, okay? Paggawa ng content. Sa page. Yes, okay. Okay. So yun po yung mga... So i-download nila yan. So nandyan yung mga kakailanganin para sa pag-setup ng page. Iba pa po yung mga isi-setup mo sa page nila, right? Hindi, actually doon sa 1,000 po, yung kung paano po gumawa ng content, okay? So actually, meron din akong tinatawag na done for you na package, if you want. So meron din akong mga services po na ino-offer. Kumbaga, hindi na kayo, yun nga. Actually, yun po yung ino-offer ko po kay Ma'am Glenda, okay? Wherein, meron akong package. So yun, so medyo, ano siya. Kung yun nga po. Pero ano, coach, pero yung starting lang muna para ma-set up yung page, yun muna yung i-ano natin sa kanila at the start. Opo, yun. So doon sa 1,000 yung basic, po, yung... ituturo po natin yung basic. Yes, opo. Tuturo natin yung pag-optimize nga ng ating mga ng mga social media account po natin. Okay, then yung paggawa ng content. So yung okay. Pag-set up ng Facebook. Ayun. And then pag na-set up naman na yung page nila, pwede nang tumakbo yun, ano? They can yes, just so start for a minimum of 200 or 300 sa pag-boost ng ads, tama? Yes, opo. Pwede po silang mag-start ng actually, yung ngayon na tinesting ko, 160 pesos lang, good for 3 days, so meron kasing testing. Then after that, yung... Okay, ano? Mura lang, maliit lang. Yes, opo. Then pwede ka na mag-100 after nung testing na yon. Okay, kasi magte-testing ka ng tatlong ads after 3 days, titingnan natin doon sa tatlong ads na yon, alin yung mataas yung conversion, maraming nag-inquire. So papatayin natin yung dalawang ads, okay? Then isang natitirang ads, yun yung continuous, yun yung tinatawag na winning ads. So yun na yung ituloy-tuloy mo yung okay budget dos ads natin. Okay. Alam niyo po team, this is really very essential nowadays. Etong ginagawa natin, ito yung pag-aaralan natin, ito yung ituturo ni Coach Herbert. Kasi naka-lockdown tayo, marami tayong restrictions ngayon while we're or what, at least nasa bahay tayo where we have this time, so we make use ng optimization ng Facebook advertisement and then makapag-generate tayo ng sales. So tamang-tama, while we're also doing TGP offline, pwede natin itong isabay. Dahil itong kailangan natin ngayon dahil meron tayong mga lockdown na nangyayari ngayon. So thank you for watching and see you on my next video.